Mga sangkay, ramdam nyo na ba ang init ng papalapit na summer? Ito yung mga panahong masarap na naman bumili ng mga pampalamig. At isa nga sa mga nakalakihan nating puntahan para magpalamig ay ang pinakamalapit sa atin na 7-Eleven, kung saan tayo makakabili ng Slurpee, ang kilalang frozen drink na mabibili dito. Pero paano nga ba nagsimula ang isa sa pinakamatagumpay na convenience store sa mundo? Sila ba talaga ang nakaimbento ng sikat na Slurpee? At kagaya ko, ay isa ka din ba sa nag-akala na sa Japan nagsimula ang kumpanya? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga sangkay, at sasagutin din natin ang madalas na tinatanong nyo tungkol sa 7-Eleven, gaya ng bakit walang CR sa 7-Eleven at bakit mahal ang mga paninda dito. Pero bago yan, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. I-click mo na din ang bell icon para updated ka sa mga bago kong video. Nagsimula ang kumpanyang 7-Eleven noong 1927, hindi sa Japan, mga sangkay, kundi sa Dallas, Texas, sa Amerika. Ito yung panahon na hindi pa lahat ay may access sa kuryente at tanging mga mayayaman lang ang merong refrigerator. At para ma-preserve ang kanilang mga pagkain, karamihan ay gumagamit ng tinatawag nilang ice box, isang malaking box na nilalagyan ng mga malalaking bloke ng yelo. Malaki ang demand para sa mga yelo ng panahong iyon, at isa nga ang kumpanyang Southland Ice Company sa mga nagsusupply nito. Naisipan ng empleyado ng kumpanya na si John Jefferson Green o mas kilalang Uncle Johnny na bukod sa yelo ay magbenta ng mga bagay na kailangan ng mga customer nila gaya ng itlog, gatas at tinapay. Na nang panahon na yon ay malaking ginhawa sa mga mamimili, lalo na kapag paggabi na at magsasara na ang mga grocery store. Prinisinta niya ang ideya niya sa isa sa mga direktor ng kumpanya na si Joe Thompson, at pumayag naman ito. Naging matagumpay ang ideya ni Green at Thompson, at dito na nga nagsimula ang masasabi nating kauna-unahang convenience store. Di kalaunan ay nabili ni Thompson ang Southland Ice Company at ginawa din niya ang konsepto ng convenience store sa iba pang tindahan ng yelo sa lugar nila. Noong 1928 naman, isang kasosyo ni Thompson ang nakaisip na maglagay ng totem pole sa harap ng kanyang tindahan. Ang totem pole, mga sangkay, ay isang statwa na galing sa Alaska. Nakaakit ng mas maraming customer ang statwa, at nagdesisyon nga si Thompson na maglagay ng mga totem sa lahat ng tindahan niya. At mula nga sa pangalan na Southland Ice Company ay pinalitan nila ang pangalan ng kumpanya at tinawag itong Totem Store. Ginamit nila ang pangalang ito ng 20 taon. Pero bakit nga ba nila pinalitan ito ng 7-Eleven, mga sangkay? 1946 nang palitan nila ang pangalan nila ng 7-Eleven, na kinuha nila mula sa kanilang operating hours na bukas ng 7 ng umaga hanggang 11 ng gabi. Nang panahon na yon ay maituturing na mahaba na ang oras ng operasyon ng mga tindahan nila, dahil karamihan ng mga tindahan noon ay maagang nagsasara. Ngayon ay alamin naman natin kung paano nagsimula ang kilala na natin ngayong 24 hours na operasyon ng mga 7-Eleven. Ang kwento ay noong 1962 daw, sa isang tindahan nila sa Austin, Texas, may isang football game na sobrang late nang natapos. At karamihan nga ay pumunta sa 7-Eleven pagkatapos ng laro. Hindi agad umalis ang mga customer at inabot na nga daw ng magdamag na bukas ang tindahan. Kinabukasan nga daw ay madami na namang customer ang tumambay sa 7-Eleven ng mga alanganing oras. Kaya naisipan na ng management ng tindahan na gawin ng 24 hours ang operasyon nila araw-araw. Di nga nagtagal ay sumunod na din ang ibang branch ng 7-Eleven at naging standard na ang 24 hours nilang operasyon. 1950 naman, nagsimulang mag-expand ang kumpanya sa labas ng Texas, kung saan ay binibili nila ang mga kalabang convenience store. Lumaki pa ang kumpanya, at noon ngang 1970s ay sinimula na nila ang kanilang international expansion. Ngayon nga ay alam natin na madami na ang 7-Eleven sa buong mundo. Noon ngang June ng 2019 ay meron ng mahigit 68,000 na 7-Eleven sa 17 bansa. Ang kumpanyang Philippine 7 Corporation naman ang nagdala ng 7-Eleven dito sa Pilipinas. Binili nila ang license sa Southland Corporation para makapagtayo ng 7-Eleven sa buong Pilipinas. At ngayon nga ay meron na tayong kulang-kulang 3,000 branch, kaya kahit saan ka man magpunta ay siguradong malaki ang tsansa na makakita ka ng 7-Eleven. Pero bakit nga ba may mga nagkakamali ng akala, gaya ko, na ang paniniwala ay sa Japan nang galing ang 7-Eleven? Ganito kasi yon, mga sangkay. Ang Japan kasi ang may pinakamaraming branch ng 7-Eleven sa buong mundo. Mas madami
pa sa bansang pinanggalingan nito na Amerika. Noon nga lang 2019 ay meron ng mahigit 20,900 na store sa Japan, samantalang mahigit na 9,300 lang sa Amerika. Nagsimula ito noong 1990 nang mag-file ng bankruptcy ang kumpanyang Southland Corporation at ibenta ang 70% ng kumpanya sa kanilang Japanese affiliate na Ito Yokado. Binuo naman ng Ito Yokado ang 7&I Holdings Incorporated na siya na ngayong may hawak ng 7-Eleven. Kaya ngayon, ang 7-Eleven ay isa ng Japanese-American company pero ang headquarter nito ay nasa Dallas pa din. Usapang Slurpee naman tayo mga sangkay. Alam nyo ba na aksidente lang ang pagkakagawa ng Slurpee? At ito ay nagawa sa isang Dairy Queen. Noong 1950, nasira ang soda fountain ni Omar Niedlich na nagmamay-ari ng franchise ng Dairy Queen sa Kansas. Napilitan siyang ilagay sa freezer ang mga soda para manatiling malamig ang mga ito. At nang iserve niya nga ang frozen soda ay pumotok ito at naging popular sa mga customer. Dahil dito ay naisipan niyang gumawa ng machine para dito at tinawag niya itong ice. 1965 naman nang nagkaroon ng licensing deal ang kumpanya ni Niedlich at ang 7-Eleven. At pinalitan nga ng 7-Eleven ang pangalan ng IC sa kilala na natin ngayong Slurpee. Sa ngayon nga, ang Slurpee ang pinakapopular na frozen drink sa buong mundo. Noong 2019, ang probinsya ng Manitoba sa Canada ang itinanghal na Slurpee Capital of the World sa loob ng 20 taon, kung saan ang mga tao ay bumibili ng 188,000 na Slurpee kada buwan. Ngayon mga sangkay, sagutin naman natin yung ilan sa mga tanong nyo sa comment section nung iba kong video. Una, bakit walang CR sa 7-Eleven? Well, di lang naman 7-Eleven mga sangkay. Karamihan sa mga convenience store ay wala ka talagang makikitang CR. Dahil ang konsepto nga nito ay mabilisan ka lang bibili at aalis agad. Pero meron namang mga CR, yun nga lang ay para sa mga staff. Pero marahil ay dito lang din sa atin. Dahil sa ibang bansa daw, gaya ng Japan, ay merong mga restroom para sa mga customer ang 7-Eleven. Doon naman sa isa pang tanong na, bakit mahal ang mga paninda sa 7-Eleven? Hindi gaya ng mga presyo sa supermarket, ay mas mahal talaga ang 7-Eleven mga sangkay. Dahil na din sa business model nito na convenience store. Maliban sa mga binabayaran nila gaya ng renta, staff at maintenance ng mga machines, bilang customer ay binabayaran mo din ang ino-offer nilang convenience. Kung saan, mabilis kang makakabili ng mga kailangan mo at hindi mo na kailangan pang pumila ng matagal. Isa din daw sa rason kung bakit mahal sa 7-Eleven ay dahil kilala na nga itong brand at kasama na nga ito sa binabayaran mo tuwing bumibili ka sa kanila. At dyan na nagtatapos ang ating video mga sangkay. Sana ay may mga bago kayong natutunan sa video na to tungkol sa 7-Eleven. I-comment nyo lang kung ano ang masasabi nyo sa kwento natin ngayon at kung meron ba kayong mga di makakalimutang karanasan sa 7-Eleven. Lagi tayong mag-iingat mga sangkay. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.